Yo, what's up mga idol? Panibagong araw na naman, panibagong tutorial na naman po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gawing 3 seconds ang Toyota Supra, no? Pero bago tayo magpatuloy guys, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel o kay ikinapadaan, huwag mo pong kalimutan na i-hit yung subscribe button at ang bell button para updated po kayo sa mga susunod pa natin na mga video. Alright? At syempre para makasali kayo sa ating mga giveaways. Okay, so shout out muna pala sa idol natin na nag-request ng tutorial na ito, no? Kay idol Rain Whitey, no? Shout out sa iyo idol. So kung may mga request kayo na tutorial guys, mag-comment lang kayo sa ng video na ito, malay natin kaya kong gawin. Pero kung hindi ko kayang gawin, so syempre sasabihin ko naman po sa inyo mga idol, no? So yun nga guys, ito yung ating ano, papakita ko muna sa inyo yung gameplay. So I hope na nakita niyo yung gameplay natin kanina, no? Yung unang play, yung time natin mga idol, no? 3 seconds. So ito guys, isa pang play, papakita ko sa inyo mga idol, no? Yung ating gameplay para makita nyo siya na 3 seconds. Kung mapapansin nyo guys, itong car na ito mga idol, so ito yung glitch car na kailangan ng matagal na ano, no? Matagal na warm up o yung tinatawag na buwelo, no? Pansinin nyo, matagal akong nakatigil dun sa ano habang winarm up ko yung engine niya, no? Ayan. Kasi kapag hindi mo siya winarm up ng ano, makukuha mong time mga 4 seconds lang or 5 seconds lang, no? So hindi mo maabot yung 3, kaya kailangan i-warm up mo siya ng matagal, no? So ganito lang yung gagawin mo para ma 3 seconds mo yung Toyota Supra, no? So buksan mo yung parallel and then yung GG na nasa loob ng parallel, buksan mo yon. Ayan. So tapos i-click mo itong start, no? Sa GG. Ayan, so naka-float na siya mga idol, no? Sa pansinin nyo. And buksan na natin yung car parking, no? Ayan, so hintayin natin na mag-open siya mga idol. Ayan. Tapos shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers at saka sa mga dati pa nating subscribers. Shoutout po sa inyo mga idol, no? Ayan. So, ayan, so hanapin natin mga idol, no, yung Toyota Supra na ayan, so ito mga idol, no? Car number 28 ba ito? 28 yata mga idol, no? So ito guys, sundan mo lang mabuti mga idol, no? Tingnan mo lang yung touch share ko para masundan mo. So i-click mo yung reset ng 2 beses bago ka magsimula sa process, no? So para sure na naka all stock siya. Tapos open na natin yung GG, no? Ayan. Tapos select memory ranges. Ayan. Sa dalawang, yung sa pinakaibaba lang dalawa, yun yung may check mga idol, no? Tapos balik na tayo sa search. Ayan. So, search na natin yung current HP niya, no? Search na natin siya. New search, no? Ayan, tas palitan natin yan mga idol, no, ng 925, no, 925. Alright, tapos ito namang torque niya mga idol, so i-search natin yan, no, 450. Ayan, tapos palitan natin yan mga idol, no, ng 925.01, no, pwede na yan. Tapos yung ano naman, nasa tapat naman ng torque mga idol, no, 3000. Palitan natin yun, no. Search muna natin 3000. New search. Ayan, tapos palitan natin yan ngayon mga idol, no, ng 6700, no. Ayan. Tapos pindutin natin yung reset ng 2 beses na mabilis para mag-effect siya, no. Ayan, so nag-effect na siya mga idol. So ngayon yung grip naman po at saka shift time ang ating papalitan mga idol, no. Ayan. So 1.2 para sa grip. Search natin yung sa grip 1.2. Tapos ang ipapalit natin yan mga idol, i-change natin yan ng 3. Ayan. Tapos search natin ay 0.1 para sa shift time. Tapos i-change natin yan mga idol, no, ng 0.00001. Yes, ayan. Tapos punta tayo dito sa others.
Tapos i-click mo ang ano, all 20% mga idol, no? Set natin 'yan. Ayun, no, nag-effect na siya. Tapos yung fast gearbox bilhin natin or set. Tapos i-click natin yung set, 'yan. Okay na, 'di ba? And then pwede mo nang bilhin itong dalawang ano sa dulo, dalawang map floor sa dulo. Alright. Ayan, so ito na yung specs niya mga idol, no? Ayan, tapos exit muna natin itong GG mga idol, no? And then syempre exit natin din natin yung game para maano natin siya, para lumate ulit yung kanyang gulong, no? Tapos buksan natin ulit yung ano, no, yung parallel. Tapos sa loob ng parallel, car parking. So this time only car parking lang ang bubuksan natin mga idol, no? Ang i-open natin, only car parking lang. Ayan, so hintayin natin na mag-loading siya, no? Ayan. So ito na siya mga idol, no? Ayan, tapos ito yung kanyang ano, gear ratio mga idol, no? Ayan. So yan yung ating gear ratio, no? So ano nyo na lang po, screenshot nyo na lang mga idol, no? Para makuha nyo yung ano, yung gear ratio natin mga idol. So i-post nyo na lang, tapos i-screenshot nyo, no? Ayan. Tapos ito yung ating ano, no, suspension. Ayan. Tapos medyo igaganyan ko lang yun ng konti. Tapos ito medyo adjust ko lang ng konti. Ayan, hindi natin ma-adjust ng konting-konti, ah. Ayan, tapos yung COG natin yan, nakaganyan lang yan. Alright, so pwede na siguro natin i-testing to sa online mga idol, no? Testing na natin sa online. Alright guys, so i-testing na natin, no? Ayan. So, ito guys, yung may mga check sa kanya, no, papakita ko sa inyo. Yan yung mga may check sa kanya. Mga sensors na ganyan. So, kailangan may check yan mga idol, no? Ayan, tapos, tara maghanap na tayo ng makaka-race mga idol, no? Ayan, no, naka-old school siya, oh. Naka-old school. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, so ito mga idol, kailangan mo ng ano dito, no? Kailangan mo ng matagal na warm up dito. Kaya dito sa kon na to, pansin mo, ayan, wina-warm up ko na siya. Oh, pansin niyo yung RPM ko mga idol, no? So wina-warm up ko na siya, no? Siguro mga ano, mga 10 seconds to 15 seconds mga idol, no? I-count niyo na lang. Bago kayo pumunta sa guhit, mga 15 seconds yung painitin yung ano, yung makina, no? Para makuha nyo yung 3 seconds. Ayan, so tingnan natin mga idol kung mati 3 seconds natin to. Ayun, naangat pa rin eh. So pagka ganun, i-adjust nyo lang paunahan ulit yung ano. Ayan, no, 3.6 tayo, no. 68, siya 65, no, 3.65.